Happy New Year! This is your Akitera Mundofels and you're watching my YouTube channel. So, habang tayo ay naghihintay ng isang virtual meeting sa eskwela, gusto ko rin ang pag-usapan natin yung nalalapit na face-to-face na papatupad next year, okay? Wala namang problema yung nakarakatis eh, kasi mas maganda ngayon, di ba, na pumalik na sa normal yung mga bata sa pag-aaral nila. Kaya lang, problema din mga karakis is, wala na bang COVID? Yun yung tanong mga karakis. Wala na bang COVID? At kailangan na nating isabak yung mga bata sa face-to-face. Okay? Siguro kung wala na tayong mga nababaitaang kaso ng mga pagkakasakit ng COVID is, pwedeng-pwede na natin silang papasukin face-to-face with no hesitation, mga karakteris. Kaya lang ngayon, konti pala naman yung mga tinatawag natin safe area. Okay? Konti pa lang yun. Mas nakakaangat pa yung marami pang kaso ng COVID. Ang isa pa doon, mga karakteris, diba, yung sa bagta, mula kinder, grade 1, grade 2, hanggang grade 3, yung maunang magkaroon ng face-to-face. Which is, mga karakitis, kung titignan mo, mga bata pa yung unang isasabak sa face-to-face. Na, oras na magkasakit yung mga karakitis, anong mangyayari? Wala silang panlaban kasi unang-una, hindi pa sila vaccinated. Pangalawa, napaka, kumbaga, yung immune system nila is hindi pa ganun palakas para labanan kung ano man yung sakit na makupunta sa kanila. At ang pinaka-isa pang ayon-ayo is yung sinasabi nilang oras daw na pumasok yung mga bata yun sa face-to-face at magkasakit. Okay? Huwag naman sana pa yung tulad ng Diyos, may magkasakit dahil lang sa face-to-face na yan. Is hindi sasagutin ng eskwelahan yung kanilang pagpapatuloy. Pero, alam niyo, yung binibigyan pa tayo kumbaga ng ano, ng kasunduan or ng kondisyon na sige, papasokan niyo yung mga anak niyo, pero wala silang pakialam kung ano man yung mangyari sa mga anak natin. Oras na sila ay magkasakit. Okay? At hindi lang basta-basta sakit yung ating pinag-usapan dito mga karakitis. We are talking about COVID. Okay? Alam natin kapag marami, pag nagkakasakit ang COVID, hindi lang 100, hindi lang 1,000 yung ginagastos para lang makapagpagamot ang isang taong may COVID. Okay, kung nagbabalitala at makarakit yung sarili. Regularly. Gumagastos ng halos milyon-milyon yung taong nagkakasakit ng COVID dahil sobrang mahal na magamot, plus yung mga oxygen na ginagamit nila. Okay? So, paano natin gagawin na papasukan yung mga anak natin nang wala tayong assurance, walang guarantee yung government na sila yung sasagot oras na magkasakit yung ating mga anak, mga karakitis, di ba? Pero baka sabihin nyo naman na, oh, ayaw mo lang papasukan kasi gastos na naman or whatever, di ba? Hindi, mga karakitis, gusto ko na rin silang papasukan kasi una-una, kung nagkaroon ng pandemya, okay? Kumbaga, hindi naman sa nagreklamo tayo na nadagdagan pa yung trabaho natin dahil kailangan natin i-supervise yung mga anak natin sa kanilang pag-aaral. Pero, kumbaga sa ano yung sa, dapat talaga nasa eskwelahan sila. Kasi, alam niyo yun, yung tayo mga magulang, kahit sabihin mo na kapag tapos tayo or ano, hindi na natin masyadong alam yung mga pinag-aaralan nila sa eskwelahan. Minsan nga alam niyo yun, yung parang, nabobo ka na dahil sa tagal mo na nag-school, hindi mo alam kung paano mo ituturo sa anak mo na kahit tumingin ka sa YouTube, tumingin ka sa kung saan-saan references, hindi mo na maintindihan. So much better na yung teacher na mismo yung magpapaliwanag sa estudyante face-to-face kung ano ba yung lesson nila, ano ba yung dapat nilang pag-aralan. Okay? Walang problema yun kung tayo yung magtuturo kung talagang dapat talaga na nasa bahay pa yung mga anak natin. Pero yung tanong mga karakitis, wala na ba COVID para i-face-to-face natin yung mga bata? Okay?
mabuti sana kung unahin na lang nila yung college, saka yung high school, na talagang, kumbaga, okay na yung immune system ng mga college, saka ng high school. Kaya na nila yung sarili nila, oras na magkasakit nila. And yung mga high school naman, meron na rin vaccinated, di ba? Pero paano itong mga Tinder, 1, 2, 3, mentary, yung mga ganun, di ba? Napakahirap yun. Ipagsampalaran yung kanilang mga buhay para lang sabihin na nag-aaral na ulit sila or normal na ulit yung buhay nila. Okay? Mas mabuti nang safe sila kung halimbawa gusto na sa bahay nilang sila muna hanggat hindi pa talaga natatanggal yung COVID, mga karakatis, dahil nakakatakot pag tayo ay nakakaroon ng anak na may COVID. Diba na bukod sa gastos, is nakakaawa ng bata kung sila yung magkakasakit. That's why sana, pag-isipan mo na ng government yung tungkol sa face-to-face classes na yan. Nang isasabak isang kinder grade 1, grade 2, grade 3. Okay? Dapat lang na magkaroon pa sila ng katakot-takot na pag-iisip. Okay? Kasi oras na may magkasakit at hindi nila sagutin, paano kung idirig kayo ng magulang? Ano na mangyari sa bata? Wala na. Diba? Ano na yung mangyari sa sinasabi, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan? Kung yung kabataan mismo, na talagang kabataan pa niya, is isasabak mo na sa walang kasiguraduhang environment pag lumabas sila ng bahay. So with that, mga karakitis, this is your Rakitiano Mugatel saying, let's appreciate life, kahit ano pa yan, bad or good, let's appreciate life. And if you like this like kind of content, please like, share, and subscribe po kayo sa aking YouTube channel para maging mas updated kayo sa lahat ng aking YouTube videos na yan po. So, bye-bye, Rocky Team!